ito yung mga madalas nilang tinatanong kung paano nga ba ma-monetize dito sa ads on Reels and bakit hindi siya available sa ating monetization tools. Ano ang mga requirements para ma-monetize dito? Sa mga nagsisimula pa lamang sa pagva-vlog and curious sila kung bakit meron ng iba at sila wala. So number one, isa sa mga requirements sa ads on Reels para ma-monetize dito ay mag-upload ka ng mga original content at dapat wala kang violations. Kadalasan sa mga violations ay yung pag-upload ng hindi mo content, dyan pumapasok ang copyright claims or copyright strike. So dapat wala kang violations. And then, pangalawa doon is no copyrighted music. Hindi lahat ng mga music na ginagamit natin ay pwede. Iwasan mo talagang gumamit ng mga music kasi merong mga music owner na hindi nila pinapagamit ang kanilang mga kanta. Lalo na sa mga sikat ngayon at paulit-ulit na ginagamit. Number two, hindi po available ang ads on Reels sa ating monetization tools. Bakit? Dahil po, pag naka-receive lamang kayo ng notification mula kay Meta, so it means wala kang violations and eligible ang iyong ads on Reels sa iyong Facebook page. At dahil eligible ka, so it means nag-upload ka ng mga sarili mo content at wala kang violation. No required followers po ito, kahit 500 ang iyong followers, 1,000, and meron akong kakilala or meron akong nakita na meron siyang 243,000 followers pero hindi siya eligible sa ads on Reels kasi nga meron siyang mga violations. So natuto na siya, kaya naman nag-upload na siya ng mga sarili niyang content para kumita ang kanyang ads on Reels. And malaki talaga ang kita dito kasi naman kung mas marami ang nanonood, lalo na pag ang mga viewers mo ay taga-ibang bansa, malaki talaga ang kita dito kasi malaki ang value ng dollars. Kaya naman mag-upload ka lang na mag-upload ng mga original content mo and be consistent. Araw-araw mag-upload ka. So, ito na nga yung number 3, upload videos consistently. And number 4, do not re-upload videos from other content creator. So, isa rin yan sa mga kadalasan na ginagawa ng mga content creator ngayon. Nagre-upload ng mga videos without making any other changes sa video. So, doon pumapasok ang copyright kasi nga, hindi mo ito original video. Madedetect agad ito ni Meta. And possible na kung monetize ka na dito, madedemonetize ka pa dahil nga hindi mo ito original content. Pero okay lang na mag-re-upload basta binago mo yung video and ginawa mo ito na parang sayo.